Nang talaga na ng kalihim ng Department of Agriculture si Pangulong Bongbong Marcos. Siya ang negosyanteng si Francisco Tiu Laurel Jr. na kababata at isa sa pinakamalaking campaign donors ng Pangulo. Nasa front line na balitang yan, si Camille Samonte. We're trying out the makalipas ang mahigit isang taon, personal na ipinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong kalihim ng Department of Agriculture. Yan ay ang kababata niya at isa sa kanyang mga pangunahing campaign donors na si Francisco Tiu Laurel Jr. Ayon sa COMELEC, 30 million pesos ang inambag ni Laurel sa kampanya noon ng partido ni PBBM. Malakas ang loob ko na may appoint siya kasi kilala ko pagkatao niya. Alam ko napakasipag nito, unang-una. Pangalawa, nauunawaan niya na mabuti ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas. Kaya't inaasahan natin lahat na he will do a very good job. Inanunsyo yan ng Pangulo matapos ang oath-taking ceremony ni Laurel sa Malacañang. Malaking hamon ang pagiging kalihim ng Department of Agriculture na matagal pinamahalaan ng mismong Pangulo. The reason that I held on to the position of Secretary of Agriculture was that I truly believed, and I think I was proven right, that there are many things that only a president could do. Ngayon, alam na raw ng administrasyon ng mga problema at kung paano ito susolusyonan. May marching order agad si Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pagtalaga kay Laurel Jr. bilang bagong agriculture secretary. Dapat makontrol na raw ang presyo ng lahat ng agricultural commodities na patuloy na tumataas. Dapat tugunan na rin daw ang malaking hamon at banta ng climate change. Hindi na bago kay Laurel ang sektor ng agrikultura lalo't pinamunuan niya ang Frabel Fishing Corporation mula 1985. May posisyon din si Laurel sa iba pang kumpanya na nasa sektor ng meat processing at maging sa energy sector. Miyembro rin si Laurel ng Private Sector Advisory Council na nagbibigay ng policy recommendations kay Pangulong Marcos pagdating sa sektor ng ekonomiya. Kaya naman naiintindihan daw ni Laurel ang mga magsasaka at mangingisda. Personal kong natunghayan ang mga hirap at pangarap nila. Asahan po ninyong laging bukas ang aking tanggapan para sa inyong lahat. Handa akong makinig at makatrabaho kayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.